Good day everyone! Welcome to my channel! Tunghayan po natin ang ating bagong kwentong pag-ibig. Isang dalagang kontento na sa buhay, hanggat may trabaho, ngunit isang gabi, nakidnap siya. At sa pagtakas niya ay nag-cruise ang landasala ng isang binata, nakagaya din niya ang sinapit. Tinulungan nilang isa't isa, ngunit isang araw, nagulat na lang ang dalaga nang biglang inanunsyo nito na fiancé siya nito. Yun na kayang simula na may mabuong pagmamahalan sa kanilang dalawa? Yan po ang ating aabangan sa ating kwento na pinamagatang The Billionaire's Fiancé. Relax, man. Baka hindi ka pa nakakaalis, sinimatay ka na. Alan stopped pacing and looked at his friend's Phil. Pare, baka mas malala ka pa kaysa sa akin kapag nagdapat ka kay Lorraine. Nakangising sabi nito. Yun ay kung magagawa mo nga makapagdapat. Dagdag pa nito. Tado, itanong mo ngayon sa sarili mo. Dahil ikaw at hindi ako nakakaramdam na parang bibitayin sa paglipas ng mga oras. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magpo-propose sa babaeng hindi mo niligawan? Papaano kung tagihan ka ni Girlie? Eh di naging kahiyahiya ka. Binato niya ito ng throw pillow. Shit man, effective ang moral support mo. Naiiyak ako. Wika nito. Gusto mong gamitin ang mga balikat ko? Patuloy na pang-aasar pa ni Phil. But seriously pare, nasa sa'yo naman ko itutuloy mo ang balak mo o hindi. Ayos lang naman kung aamin kang naduduwag ka. Sabi nga nila, there is a first time for everything. Tsaka tayong dalawa pa lang naman nakakaalam ng plano mo. Kaya pwede ka pang mag-back out. Kulang na lamang umamin kang hindi ka kumporme sa balak ko na magpakatino. At kung makaarte ka parang kailangan mo pa ng pagbayag mo. Phil, mukhang iba na yan ha. Nagdududa na ako sa'yo. Pagbibiro ni Allen. Phil tucked a few imaginary strands of hair behind his ear and glanced lustfully at him. Nagpakawala ito ng maarteng, ow! Nang batahon uli niya ito na isa pang throw pillow. Pwede naman nating ilihim to kay Girlie. Hindi kita ibubuko. Promise. Nagtaas pa ito ng kamay na animo nanunumpa. Tuluyan na siya napahagalpak ng tawa sa sagwa ng pagbabakla-baklaan ito. But it did help ease the tension building inside him. Naramdaman niyang bahagyang lumuwag ang dibdib niyang puno ng pag-aninangan, dulot ng bagay na binabalak niyang gawin, ang pagpapropose nga ng kasal kay Girlie. Inabot niya ang kahitan na pinatong niya sa ibabaw ng coffee table. Pagbukas ni Allen niyon, tumambad sa paningin niya ang singsing, na sa disenyo tampok na bato, agad mahihinuhang mamahalin. Blue diamond ang tampok ng singsing na nakaset sa white gold. I cannot believe I would live to see you like this, man. Hindi ko pa nga lubusang na-absorb na kaya mo talagang matali sa isang babae. Makikita pa kitang ganito? Nababahag ang buntot? Kung sa bagay, kung ako rin nasa kalagayan mo, mababahag din ang buntot ko. Maisip mo ba nang mag-propose sa babaeng hindi mo naman niligawan at sa annual party pa ng kumpanya ninyo? Paano kung hindi niya tanggapin ang proposal mo? Magiging kahiyahiya ka sa lahat. Salamat sa suporta, pare. Sarkasikong wika ni Allen. Nagsasabi lang ako ng mga senaryo. Papaano kung hindi nga umayon sa kagustuhan mo ang mga sagot niya? Sad ni Phil. Natitiyak kong papayag siya. Kaya nga sa annual party ng kumpanya ko balak mag-propose. Siyempre, mahiya siyang tumanggi dahil ando ng mga magulang natin, ang mga stockholder, executive, at lahat ng empleyado ng kumpanya. Wika ni Allen. Baba, yun pare. Ibang takbo ng isip ng mga yun. Papaano kung puso at hindi isip ang pairaling niya? Bakit kasi balak mo namang pakasalan, eh hindi mo ka nililigawan? Wika ni Phil. Bakit ko paliligawan eh kung pwede namang hindi? Noon pa man ay pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. Pareho naming alam na magpapakasal kami balang araw. Wika pa ni Allen. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga. Iiling-iling pa na sabi nito. Bagaman sa mga sagot ni Allen dito ay tila siguradong sigurado siya na hindi tatanggihan ni Girlie ang alok niyang kasal, sa kaibuturan niya ay kinakabahan siya. Paano kung tanggihan nga ni Girlie ang alok niyang kasal? Mapapahiya siya sa harap ng maraming tao. Nakakahiyang tanggihan ang alok na kasal ng future chief executive officer ng kumpanya mag-host ng party. Bumuntong hininga si Allen. Kailangan niyang maniwala na naaayon sa gusto niya ang mga pangyayari. Kailangan lang niya maisip ng positibo para positibo rin na maging sagot ni Girlie sa proposal niya. Besides, baliw lang ang tatanggi sa marriage proposal niya. He was Allen de la Vega, heir to the vast fortune of the de Vegas, successful and very rich at the age of 31. He was good-looking,
charming and very appealing to women, but also reputed to be a heartbreaker. He had bedded the women who were considered the most beautiful of their kind and were also successful like him. Sinipat niya ang kanyang relo. Oras na para pumunta siya ng party. Niyaya na niya si Phil. Huwag ka masyadong didikit sa akin sa party mamaya. Sabi ni Allen habang dinadampot ang coat niya na isinampa niya sa likod ng silya. Huwag kang mag-alala. Ako na mismong lalayo sa'yo. Ayoko ma-associate sa'yo kapag nabulol ka habang nagpo-propose ka. Tumayo ito at tinungo ang pinto ng bachelor's pad niya. Sinuot niya ang coat niya at sinundan ito palabas. Nagpatuloy sila sa pagbubuskahan kahit nang makalulan na sila ng convertible niya. Papunta sila sa De La Vega Tower kung saan gaganapin ang annual company party. Iginala ni Allen ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar kung saan kasalukuyang ginaganap ang annual company party ng De La Vega Group. Everyone seemed to be in festive mood maliban sa kanya. Hindi siya mapalagay. Nung nasa party na siya, nag-iba yung tensyong nadarama niya sa nakataktang gawin. Ipinagpapasalamat niya na nasa tabi niya si Phil at kahit puro kansyaw ang inaabot niya dito, kahit pa paano nababawasan ang kaba niya. Matagal ni Allen ba pinag-isipan ang gagawin? Ang iyaing magpakasal sa kanya ang kababatang si Girlie. Kung tutuusin ayon kay Phil ay masyado pa siyang bata para lumagay sa tahimik, bakit hindi daw muna niya i-enjoy ng lubos ang pagkabinata? Sa totoo lang, wala rin namang nag-oobliga sa kanya na magpakasal, pero siya mismo ang gustong magpakasal. Marami kasi siyang plano para sa kumpanya at kailangan niyang tulong ni Girlie para maisakatuparan ng mga iyon. Ang ama nito isa rin sa mga stockholder ng kumpanya at miyembro ng board of directors. Tiyak na may isang boto na siya kapag napapayag niya si Girlie na magpakasal sa kanya. He came from the prominent De La Vega clan, which was considered part of the old rich. Nag-iisang lalaki si Allen De La Vega sa pamilya, kaya't sa balikat niya nakaatang ang lahat ng responsibilidad sa pamilya na naiwan na nasira niyang ama na si Alejandro De La Vega. Namatay ito sa matinding atake sa puso bago pa man siya makapagtapos ng kolehiyo. It was his Uncle August, his father's younger brother, who helped his family cope with the sudden death of his father. Ito rin ang inuluklok ng board of directors na pamalit sa kanyang ama sa pamamahalan ng DVG. Sa pamilya nila ay ang panganay na anak na lalaki lagi ang nagmamana ng negosyo ng mga pamilya. Subalit hindi nangangahulugan iyon na otomatikong ito na magiging executive officer o CEO ng kumpanya. Habang nag-aaral si Allen, nagtatrabaho na siya ng part-time sa kumpanya nila. Nang matapos nga siya ng pag-aaral, nagtatrabaho na siya ng full-time sa kumpanya nila. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho niya roon, marami na rin siyang napatunayan. Pero hindi pa siya kontento sa mga achievement niya. Hindi pa sa pagiging empleyado lamang ang pangarap niya. Gusto niyang siya ang sunod na iluklok na CEO ng kumpanya. Inanunsyo na ng Uncle August niya ang balak na pagre-retiro. Bigla niyang naalala ang laging sinasabi ng tiyuhin. Hindi raw siya marunong mag-enjoy. Masyado raw siyang workaholic. Mas workaholic pa raw siya kaysa rito. Kaya naman sumama ito sa kanyang mama at mga kapatid sa pangulit sa kanya na maghinay-hinay sa pagtatrabaho at pagtuunan ng pansin ang kanyang personal na buhay. He did not argue with them about that because he knew how to manage his life. He was like any guy with normal needs. He went out with a lot of women and bedded so many of them that he lost count. He never got serious with any girl or dated anyone exclusively. Wala siyang matatawag na official girlfriend, pero mahabang listahan ng mga naging fling niya. Bagay na kinainis ng kanyang mama. Kasama kasi sa pagbibigay niya ng atensyon sa kanyang personal na buhay, ang pagsaseryoso sa isang relasyon. Kahit kasi gaano siya kadiskreet, nagagawa ng paraan ng pamilya niya na makasagap ng balita tungkol sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Natitiyak niyang matutuwa kapag nakabawi na sa pagkasurpresa ang pamilya niya sa plano niyang pag-aasawa. He was sure they would be thrilled with the prospect of making Girlie a part of their family. Bukod sa stockholder ang papa nito ng DVG, matagal ng kaibigan ng pamilya nila ang pamilya ni na Girlie. Girlie was a kind of a woman, a man brought home to his mother. She was perfect in every way and he knew she would be also perfect wife to him. Sa totoo lang, minsan sa buhay ni Allen, nagkakrush siya rito. Pero hindi niya tinangkang ligawan to noon bilang respeto sa pagkakaibigan ng kanilang mga pamilya. Baka kasi masaktan lang niya ito. Alam kasi niya na hindi na siya seryosohin to. Alam niya
na hindi niya kayang ibigay rito kung ano na babagay para sa isang babaeng katulad nito. Pero iba na ang usapan ngayon. Now, he wanted to be his wife because he needed her. Kaya kahit na wala pa talaga sa isip ni Alan ang pag-aasawa, nagawa niyang ikonsidera iyon. Alam niyang makakatulong yon para makuha niya ang gusto niya. Damn that son of a bitch, whoever he is! Nakakayom ang mga kamay na sigaw ni Alan. Hindi niya pansin ang sakit na tinamo nang hindi nakapagpigil na nasuntok niya ang pader. He vehemently released another string of oaths, exhaling harshly between gritted teeth. Hindi ko alam na may presentation ka pa munang ipapakita. Ano yun? Paraan mo ng pamamaalam sa pagkabinata? Sinibat ni Alan ng matalim na tingin si Phil. Don't make fun of me because of that shit. Nagpupuyos ang kalooban ni Alan. Gustong-gusto niyang magwala. Easy, pare. Di naman ako tumatawa eh. I am just trying to calm you down. Alam ko nagagalit talagang makita ang video na yun. Wika ni Phil. I am not just angry. I feel murderous right now. He roared. Ramdam ni Alan ang pag-iigtingan ng mga gat sa leeg at magkabilang sentido niya. I'm not the only one who saw it. Everyone saw that damn video. Did you see how they looked at me? Pare, natural lang ang reaksyon nila. Sex video kaya yun. He glared at Phil. Dagling nagtaas ito ng mga kamay. Ani mo sumusuko? Sunod-sunod na sumagap at nagbugas siya ng hangin. Pero sa halip na makalma ang sarili, lalo nag-alimpo yung damdamin ni Alan. Lalo na kapag naiisip niyang siya ang paksa ng usapan ng lahat ng taong dumalo sa pagtitipon. Oh, how he wanted to dig a grave for himself at that very moment and bury his greatest humiliation along with him. How on earth did his name ever get dragged into this mess? He could still recall every detail of it. His own sex scandal. Nadaang taong nakakita at ngayon, siguradong nagtatawa sa kanya. Ang gabi kung saan niya binalak gawin ang pinakamalaking desisyon na makakatulong sana sa kanya para makamit ang inaasam na posisyon ay siya palang gabi na pinakamasamang bangungot na maranasan niya sa buong buhay niya. Matikas at proud na nakatayo siya sa makeshift stage para mag-deliver ng speech. Nakatutok ang atensyon ng lahat sa kanya. Humahanga dahil sa bagong achievement niya. He had just closed a multi-million deal. Hindi lamang yun. Malapit na rin niyang maisara ang deal sa isang telecommunications company. Then the unexpected happened, which drew gasp from the audience. Hindi dahil sa nagawa niyang inanunsyo ang marriage proposal kay Girlie na tila naghihintay para doon dahil nakangiti ito ng matamis sa kanya. May palagay siyang nag-leak sa binabalak niya at nakarating iyon sa kaalaman ni Girlie dahil napakatamis ng ngiti nito sa kanya. He planned his romantic proposal down to the very last detail. Instead, it turned out to be his greatest disaster. Bumuglaw mula sa malaking puting screen na naroon din sa stage ang video na gumulat sa lahat. Hindi ni Alan alam kung paano siya nakalis ng banquet hall dahil tila siya itinulos habang pinapalabas na tila pelikulang mainit na sandali niya kasama isang babae. Wala na akong mukhang maiyaharap pa sa lahat, lalo na sa pamilya ni Girlie, paghihinagpis ni Alan. Mahihiya ka pala, bakit mo ginawa? Tanong ni Phil na lalo nagpainit sa ulo niya. Tinignan niya ito ng matanim bago sumagot. Sa tingin mo, may dapat ako ipagbalik kay sa lintik na video na yon? Angil ni Alan. Phil grinned devilishly. Meron naman. Women will surely rave about your sexual powers. Dude, you are so hot pala talaga. Para ka nagdemo ng Kama Sutra. Ilang oras mo ginawa yon? Isang araw? Shut up, man. Kung ayaw mong sayo ko i-demo ang galit ko. Sinipa ni Alan ang pinto ng elevator nang hindi agad bumukas yun. I can't believe this is happening to me. Na hindi ko alam na meron akong sex video. Now you know. Cool na cool na nagbesar si Phil na mauna siyang sumakay na bumukas ng pinto ng elevator. I can't believe someone had the guts to mess with you. At sa ganitong pamparaan, nagdilang ang hilyata ako sa sexual exploits mo. May naglakas loob na gumawa ng tribute at ibahagi sa mga interesado manood. Whoever that person is, he or she won't get away with this. Mariing wika ni Alan. Hahanapin niya ito hanggang sa dulo ng mundo at pagbabayarin niya ito sa ginawa nito. Kung sino man siya, mukhang pinagplanuhan niya ito. He or she has gone to the extent of making that video at nagawa niya makasalisi at maipalbasa yun doon. Baka naroon lang din sa party ang gumawa nun. Most likely, ang hindi ni Phil maintindihan ay kung paano nalusutan na gumawa noon ng mga gwardiya. Ano sila, mga inutil? Sino ba yung babae sa video? Baka nandun lang din siya sa party.
Do you think I'd walk out of the party if I knew? Man, tanong pa ni Phil. I'd be glad to strangle the life out of her. Ang kaso hindi eh. I don't even know what she looks like. Kinawa niyang video na talagang mukha ko lang nakikita sa camera. Wika ni Allen. Parang sasabog na siya sa matinding galit. But what really pissed him off was that someone made a fool out of him. Sure, he had a very active sex life. He had played with a lot of women. Pero hindi ka naman pumasok sa isip niya na magkaroon ng sex video scandal na ang premier ay pagtitipon pa niya mismo. Sana mo sa paghahanda. Pakaramdam ni Allen pinagsaklubad siya ng langit at lupa. Tinignan niya ang kanyang cellphone na hindi na nagpahinga sa pagtunog mula ng patalilis na umalis siya ng banquet hall. It was his eldest sister, Gracia. Nanggigigil na enough ni Allen ang kanyang cellphone. Calm down, pare. Phil patted on the shoulder. Maayos mo rin to. No, he replied in a dangerous tone. Someone will pay big time. Hindi madadaan sa maayos na usapan ng pagtapak sa ego ko. Pagdating sa basement, nagpupuyos pa rin ang loob na tinungo ni Allen ang pinagparadahan niya ng kanyang kotse. Sumakay siya roon. Tila nakaintindi naman si Phil at hindi nagpumilit na samahan siya. With his tires squealing, he drove out of the place like a man being chased by the devil. Walang pakialam at takot at tinapakan ni Allen ang gas. He drove like a maniac until he noticed that a car was tailing him. Unti-unti nakaagapa iyon sa kanya. Naungusan siya ngunit tila nakaalalay sa pagpapanatili na maikling distansya sa pagitan nila. He stepped on the gas again. Mainit ang ulo ni Allen kaya kung sino man ang taong yun na napagtripan siya para makipagkarera, pues hindi niya ito uurungan. Paligo na siya sa isang kurbada nang magulat siya sa isang kotseng pasalubong sa kanya. Mabilis na tinapakan niya ng mariin ang preno habang pilit iniiwas sa mabangga siya roon, pero nasagi pa rin siya niyon. Nakakangilong ingay na likha ng pagkiskis ng metal sa kapa metal. Tarantado to ah! Inihinto ni Allen ang kanyang kotse. Huminto rin ang pulang kotse. Nagpa siya siyang bumaba para kumprontahin ito. Ngunit isang paan na lang maitinatapak niya sa lupa nang makalapit ang driver ng pulang kotse. Napaigik na lamang siya sa sakit nang may matigas na bagay na humampas sa likod ng kanyang ulo. Napahandusay siya sa upuan. Kasabay ng panghihina at pagkahilo ang panlalabo ng kanyang paningin. Ngunit bago magdilim ang lahat, naaninag ni Allen ang isa pang bulto na dumakwang palapit sa kanya. Prente sa pagkakaupo niya si April nang mapansin niya ang maling pagsalap ng driver na sinasakyan taxi sa rearview mirror. Nagtaka siya dahil kanina pa itong pasulip-sulip doon. Manong, may problema ho ba? Hindi nakatiis sa tanong ni April. Iha, kanina pa ako kinukutuban sa sasakyang sumusunod sa atin. Sagot ito ang sinalubong ang tingin niya sa salamin. Mukhang ikaw ang pakay. May pagkabahalang dagdag nito. Gulat na napad ngayon si April. Agad niyang napansin ang pagbagal din ng takbo ng SUV nang bagaran ng taxi driver ang takbo nila. Pwede silang lagpasan niyon ngunit di ginawa ng driver. Tumingin siya sa taxi driver. Pakibilisan na lang po. Pasimple siyang umisod ng upo sa backseat para matingnan din sa rearview mirror ang kotseng sumusunod sa kanila. Kinakabahan siya na mapadaan sila sa may kadilimang bahagi ng kalsada. Kailan niyo ko napansing may nakasunod ho sa atin? Tanong ni April sa taxi driver. Nakita ko na yan doon pa lang sa malapit. Muntik na siyang masubsob sa sandalan ng upuan nang bigla ito magpreno. Anong... Bago pa siya makawawi sa pagkagulat ay biglang pagkat sa kanilang SUV. Bumukas ang pinto sa gawin niya at may mga kamay na dumakma sa kanya. Hoy! Itigil mo yan! Sigaw ng taxi driver. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni April na isa pang lalaki sumulpot at binigwasan sa mukha ang taxi driver. Bumagsak ang kawawang matanda. Ano ba? Tinangka niyang pumalag ngunit malakas ang lalaki kaya't nahila pa rin siya nito palabas ng taxi. Huwag ka nang manlaban, miss, sabi nito. Akmang hihilayan siya nito papunta sa SUV ng buong panggigigil na pinipilit niyang kamay nito. Napahiyaw ito at naitulak siya. Nawalan to ng balanse ngunit agad din naman itong nakabawi. She was about to run when a pair of strong hands caught her. Pinigilan ni April na mapangwi sa higpit ng pagkakahawak nito sa magkabilang braso niya. At may bala ka pang tumakas ha? Ano ng lalaking sumuntok sa taxi driver? Ito na ang may hawak sa kanya. Dumapit sa kanilang lalaki na pinipilit niya ang kalamay. Halatang iniinda nito iyon dahil panay ang hilot ito roon. Walang hiya kang babae ka.
Maagap na naiiwas ni April ang kanyang mukha nang akmang sasampalin niya ito. Sino kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Matapang na tanong ni April. Huwag ka ng maraming tanong. Sumama ka na lang sa amin ng maayos nang di ka masyado masaktan. Nakangising dumako ang kamay ng kalbong lalaki sa mukha niya. Magpakabait ka na lang sa amin, Miss Beautiful. Nakadama si April ng pandidiri at patinding galit sa malasyosong kislap sa mga mata nito. Bastos! Sigaw niya bago walang pangyaming iniuntog ang kanyang nao sa mukha nito. Nagpakawala ito ng malutong na mura habang sapo ang nasaktang mukha. Sinamantala ni April ang pagkakataon at sinipa niya ito sa pagitan ng mga hita. Kasunod ng paghiyaw ay namilipit ito sa sakit. Tila nagulat ang kasama nito sa tapang na ipinakita niya at di agad naisip ang gagawin. Sinamantala niya iyon. Bago pa ito makahuma ay siya mismo naglapit ng sarili nito at pinaigkas na nakakuyom na kamay sa mukha nito. Alam ni April na hindi pa sapat iyon, kaya wala siyang inaksayang panahon na tinuhodin niya ito sa pagitan ng mga hita nito. Kagaya ng kasama nito, namilipit din ito sa sakit. Sinamantala ni April yon para makatakas sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!